Unang-una, si Bok ay alam naman natin ang kanyang mga ginagawang mga atrocities, di ba? Andyan yung mga kaso niya ng murder, andyan yung mga pangungutong sa ating mga businesses, extortion activities nila sa ating businesses at sa even mga politicians. No? In fact, nakuha natin yung listahan, no? Yung listahan, yung mga collections nila kung saan nanggagaling. Nakapanayam namin ang dating kolektor ng mga revolutionary taxes ng NPA na tinago na lang namin sa kanyang pangalan na alias Taurus. Isa sa malaking koleksyon ng kilusang NPA at ng grupo ni Kabok ang pagbibigay ng permit to operate sa mga minahan sa Davao de Oro. Pag nagbigay ka, papayag sila, sir, na mag-operate kayo dyan. Minsan, yung inhingi sa permit to operate, baril. Tsaka, pag hindi mo kaya ng baril, convert mo ng pera. Ganun. Tapos, mag-operate ka na, sir. Nagbigay ka ng permit to operate. Iba na yung, ano, sir, presented mo. Sa akin, sa amin, sa armado. Bigay ka sa akin ng 5% sa laut. At saka yung drum mo, sir, magbigay ka ng isang drum, sir, yung ano ng bato ba? May tag 50 pesos per drum. Yan nga. Dagdag pa niya, isa sa napakalaking halaga ng pera ng kilusan, dito umano nanggagaling. Kaya ganun na lamang ang kanilang takot na kapag hindi sila nakapagbigay ng lagay sa mga grupo ng NPA, sila'y papatayin o di kaya na may susunugin ang kanilang mga kagamitan sa pagmimina. Pag hindi ka magbigay, sanksyon ka man, sir. Anong sanksyon, sir? Yung mga gamit mo, sunugin. Yung tunnel mo, i-stop. Ganun. Magandang gabi, Pilipinas!